magandang gabi sa inyo lahat. Ito po kasing airgun na to. Ito, matagal na po ito sa akin. Na matagal nang pinagawa sa akin. Ngayon, medyo na delay nga ako ng konti kasi hindi lang siguro konti. Sabagay, tama pa lang kasi yung may-ari nito, parating pa lang galing siya sa abroad, so makaka-uwi na siya. So pinabuo na sa akin talaga ito. So naipangako ko naman sana, dapat noon pa ito. Kaso, bigla ako natambahan, dami ng ginagawa. So, ito na siya ngayon. Tinapos ko na siya. Ito mamaya na ito. Sa sunod na ito, isa na ito. Ito yung airgun niya. Ayan. Ito pong bat nito, galing doon sa isang sikat natin na bat maker kay Sir Herman Abbas. Sa kanya po galing to. Tapos, ito nga. Ginawa ko na siya. Ito siya ngayon. Bukas, titestingin ko ito mag... Titestingin ko na ito. Isisiro na natin siya. Tapos yung accuracy, titest natin. So, okay naman siya. Stable naman. Ito yung gauges niya. 1,000 PSI lang po yung output na na-apply. So, ititest natin kung okay na yun o kailangan pa natin mag- Sabagay, kaya pala 1,200 PSI po ito. Kaya lang, kasi kulang na yung ano niya. Ilang ano ko na po kasi pinuputok nang wala namang pellet. Dito lang. Tinetesting ko siya yung ano. Pero, ang ganda niya. Tingin ko magiging mag-perform to ng maganda. Ito yung first cut niya, yung one cut. So ayan, ang ganda ng ano, ang ganda ng bigay ng hangin. So ito yung two cups niya. So ang ganda ng sa lumpad ng bala niya, yung ano niya, yung hangin niya. Tingin ko hindi ito magiging ano, hindi ako papahirapan ito sa pag-tune. Tapos ito po yung gauge niya. Ayan, ito yung gauge niya, dalawa. Sa input and then sa output. Yan siya. Tapos may bipod na rin siya. Lagyan ko na siya yung bipod, silencer. May scope na siya, long range scope din naman to. Then, bukas, ito ay kay Sir, teka, nakakalimutan ko yung record ko kasi. Limutan ko yung, ano, hindi naman umblas eh. Dami po kasi tayo. Kaya tanamin ko nga. Lo, kanino tong ano dito? Itong airgun nga pala na bago. Anong pangalan may ari? Anda. Ha? Ano? Anda yung apelid. Anong at buong pangalan niya? Abelino ba? Abelino? Apelido lang ang tanda ko. Holanda. Ah, Holanda. Okay. Ngayon lang na buo. So, ayan. Ito ay kay Sir Abelino Holanda. Abelino. I don't know. Abelino. Holanda ang apelido niya. Anton Holanda. Ayan. Anton Holanda. Abelino tuloy yung manalilito na ako sa dami na. Anton Holanda. Sa kanya po ito. Yun nga, yung ano kasi nito, parang assemble ko siya as in hammer type Nimrod, ang kanyang ano, ang kanyang receiver. Then ang barrel niya, ay Taurus. So maganda combination po 'yan kasi ang Nimrod parang although purong bakal siya eh. So parang naka-design siya, yung ano kasi, purong bakal, parang naka-design siya sa live bullet. So ito, smooth bore siya, maganda yung ano yan kasi brand new po yung ano yan, brand new barrel po yan. Tapos
ayun nga, bukas, matitest natin to. Sisiruin natin yung accuracy niya. Siguro, i-video ko rin yan. Matagal ko na akong walang video ng ano. Tsaka, tingin ko, hindi ako mapapahiya rito. Kasi, ganda lang ano niya, oh. Kahit one cock siya, yung pagbigay ng pellet niya, yung ano niya, ng buga ng hangin, ang ganda. Oh, tapos yung ano, yan, yung one cock niya, ang ganda, oh. Oh, pagbigay. Ang ganda ng pagbigay ng hangin. So, siguro, ito bukas, pupunuin ko ng hangin to. Pero hindi mo na, kasi si-ship na to ng Tuesday eh. Medyo na-delay nga ako ng shipping, dapat kanina. Eh, ang ano ko, gusto ko ma-test fire siya. At makita ko yung accuracy niya. Kung kailangan niya pa i-tune maigi. Titingnan natin, kasi ito si para kay Sir Anton Olanda, hindi pa natin siya kilala, pero tumawag siya sa akin at nagtiwala siya kahit na ano. Maraming salamat nga pala, Sir. Shout out sa iyo at ligayang pag-uwi itong darating na week. Yan yun, kayo ay sasalubungin ng padalang kong area. Bago po yung bat nito, hindi po tayo sanay man gawa ng pintura o anuman. Ang ginawa ko lang dito is pinalabas ko yung kibla ng kahoy. Although ano siya, malambot siya at magaan. Magaan yung pagkakahoy niya. Kaya lang medyo malambot. Yan nga, may mga tama siya ng ano, ng gato. Kasi nung during inaalay natin to, nakalagay siya sa gato. Pero sana magustuhan mo yung gawang bat ni ano, Sir Herman Abbas. Maganda yung design ng bat niya, kaya lang kung sa akin parang medyo nahabaan ako, kasi hindi naman ako ano eh, yung height ko hindi naman kasi lalaki ng iba. Ibang pang malaking tao kasi to, yung area na ito, yung pagkakagawa ng bat niya pag malaking tao. Kahit hammer type siya, ang haba niya. Although, kung para sa akin, alangan siya kung sa akin, kasi magpuputol ako nito kasi na mas ano ko yung maiksi. Kasi pag ganyan ko siya, buhat-buhat ko siya, masyadong malaki, masyadong mahaba. Pag sinokbit ko siya, mahaba pa rin. So ito pong ano nito, yeah, kagaya nung bipod na yan, ngayon lang nabuksan yan, itong scope niya, bagong-bago yan. Ito, ang hindi lang po bago sa kanya, itong mismong receiver. Hindi mismong bago ito, yun po, ano sa inyo, hindi mismong bago yan. Pero from barrel, tank, yeah, regulator, yun, lahat ng nakapagit sa kanya. Trigger mechanism, yun nga pala. Ang trigger mechanism, hindi siya Nimrod. Ang trigger mechanism nito, buho. Buo yung ano niya, kasama itong trigger guard. Yan, buong buo siya. Unlike doon sa ano, sa Nimrod, nakahiwalay yung kanyang trigger guard. Tapos yung ibabaw, iwahiwalay. Ito po meron mismong takip yung ibabaw. Kaya hindi po yan nakakalas-kalas. Kailangan talaga i-screw mo siya para i-unscrew mo para makalas mo. Pero po siya, maganda. Accurate yung kanyang ano. Ayan, one cock pa lang, medyo ano na, may bagay na. Siguro magtutukaks ka pag talagang malayo. Ayan. Yun, pero lakas talaga. Hindi pa yan naka ano ah. 1,000 PSI lang yung output na. Dapat 1,200 ito eh. Pawala na nga eh. Kasi halos nasa 800 na lang. So 800 na lang din dito. 800 na lang yung output niya. Kasi 800 na lang yung laman ng main tank. Kasi ano pa yan po, eka. Nung isang araw ko pa yan, pinuputok-putok yan. Kaya ano, nilagyan ko lang ito ng 1,700 para siguradong ano, kasi 1,200 yung output. Nagpalampas ako ng 500. So, kapuputok-putok at pag-testing, pag-aayos ng ano, pag-testing yung mga leaks o kung may leak siya o no, tapos pag puputok-putok ko, yun,
ito na ngayon, 800 PSI na lang. Bukas, lalagyan ko yan at least 2,000 hanggang 2,500. Kasi po, mahirap din mag-ubos ng hangin kasi maraming set siya. Mahirap din mag-ubos ng hangin para, kasi po, pag nag-shift tayo, konting hangin lang talaga nilalagay natin, 500 PSI lang nilalagay ko kapag nagsisip ako. Para po baka, yung problema ba sa biyahe, medyo mabawasan natin yung risk ng accident sa biyahe. Kaya po, lalagay natin, konting hangin lang talaga. So, hanggang dito na lang po. At again, shoutout kay Sir Orlando. Yung ano, hanggang ngayon, hindi ko pa naililipat yung whiteboard ko. Kaya yon yung mga isa-shoutout ko, palagi ko nakakalimutan. Ito na ako, madalian. Kasi po, marami tayong kailangan tapusin. Marami pang, ano, yung ergan doon, ergan dito, ergan sa likod ko. Ayan, ito pa nga isa. Ito, patrol yan. Bukas, bubuhin ko na yan. So, para naman, sasabay ko na yan sa ibang mga nandun. Tsaka ito pa, may mga bagong dating. May mga bagong dating tayo. Kinalas ko at inano ko yung in-record ko na description ng mga area na dumating. Yung mga may-ari, telepono nila. Lahat, niayos ko na. Kaya yan, nandyan siya. Ito, makita ko sa inyo. Ibaba muna natin ito at bukas pa naman ito detecting it. Ito muna siya. Ayan. Ito po yung mga airgun. Ayan. Bagong dating lang yan. Kadarating lang. So, sasabihin na naman yan sa mga dati nating ano. Ayan nga, magle-layout pa ako, magagawa pa ako ng marami pang gagawin. Kagaya nito, ano lang to. Barrel extension lang with silencer, naka-layout pa. Kaya kailangan kasi le-layout mo talaga para yung shop hindi na mag-iisip kung paano yung gagawin nila. Tsaka para malesen natin yung mistake, yung error. Kailangan lahat nakaayos. Ano naman tayo? Mag-ayusin natin yung ating service niya. Mag-papalit tayo ng timing belt ng ating service. Kasi mula nung mabili ko yan, di pa napalitan. Tapos yung ibang ano, i-condition natin. Gulong, diretso change oil. Kaya meron akong dalawang trainee.